Kuwento ni Hipolito. Panahon ng 1979. Lugar ng Mindanao. Magmula sa kanyang kabataan, namulat na itong si Hipolito na may mga sundalong dumadaan sa kanilang lugar at kahit na nga mga rebelde ay nagagawi rin doon sa 10 oras ng gabi na kanila namang ikinatatakot na maaari silang madamay sa gulo ng kasundaluan ng gobyerno at ng mga rebelding armado. Kaya naman magmula ng bata pa itong si Hipolito, pinangarap niya ng maging isang sundalo at makahawak ng baril para magsilbi sa gobyerno. Subalit hindi naging ganoon kadali. Nang inaakala naming rebelde lang makakalaban, hindi kami makapaniwala noon na may kakaibang uri pala ng nilalang na kasama ang mga rebelding yon na nagmulat sa aming kaisipan na totoo sila at hindi kwentong comics lang. Marahil sa panahong ito ngayon ay mas nag-iingat na sila, hindi tulad noong panahon na lantaran silang nagpapakita at mas agresibo na parang mababangis na hayop. Hanggang sa isang araw, edad 12 anyos pa lang ako noon nang may magawi sa aming mga sundalo na namimigay ng mga candy sa mga kabataang tulad namin. Hipolito anak, huwag ka na magpunta ron sa mga sundalong yan. At saka hindi ka na bata, di ba? Nagbibinata ka na. Hindi naman po candy ang pupuntahan ko doon itay. Gusto ko lang po makita ng malapitan ang mga baril nila. Iniidolo ko po kasi talaga mga sundalo eh. Pangarap ko pong maging katulad nila. Sambit na wika pa ng kanyang itay patungkol sa kanyang pangarap na maging isang sundalo. Ay naku anak, hindi madali ang buhay na ganyan. Para mo na rin sinabi na nabubuhay ka pa rito sa lupa pero nakabaw na ang mga paa mo sa hukay. Basta po itay, pangarap ko po kasi talaga maging isang sundalo para makatulong din po sa mga tao tulad po nila. Hindi ako napigilan noon itay na magtungo sa kasundaluan upang matingnan sila ng mas malapitan, lalo na ang kanilang karga na mayroong mahabang baril at mayroon din namang revolver. Sambit pang wika sa akin ng isang sundalo nang dahan-dahan akong lumapit sa kanyang harapan habang nakangiti. Halika bata, gusto mo rin ba ng candy? Hindi po ko hihingi ng candy. Eh bakit nandito ka ngayon sa harapan ko? Itinuro ko noon ang baril ng isang sundalo. Napatawa pa nga sila sa akin noon dahil sa ipinakita kong aksyon. Bakit naman itong baril ang itinuturo mo? Sir, pwede ko po bang mahawakan yung nakasakbit na baril sa balikat ninyo? Pangarap ko po kasi talagang maging tulad ninyong sundalo. Paglaki ko po, magiging katulad po ninyo ko. At sa mga oras na yon, hindi ko napansin si itay na nasa likuran ko na pala hanggang sa magsalita siya nang... Pasensya na po kayo sir sa batang yan ha. Medyo may kakulitan lang po eh. Hipolito anak, halika na. Igagawa na lang kita ng baril-barilan sa bahay. May mga sangapan ng punong bayabas doon. Mas maganda yun kaysa dyan. Halika na. Tugon pa ng sundalo sa mga sinabi ni itay habang hawak ang aking braso. Hipolito ba ang pangalan mo? Opo. Hayaan nyo na ho siya. Dahil kahit nung kabataan ko eh, ganyan-ganyan din ako. Kaya nauunawaan ko hong anak ninyo. Halika Hipolito, saglit lang ha. Aalisin ko lang ang magasin at sisiguraduhin kong walang karga para naman mapahawakan ko sa'yo na mas maayos. Laking tuwa ko ng mga panahong yun dahil yun ang unang pagkakataon nang makahawak ako ng isang baril ng isang sundalo na noon pa may pinapangarap ko na kahit na nasa murang edad pa ako noon. O ito Hipolito, medyo may kabigatan yan ha. Aalalayan kita. Alam mo nung kabataan ko, nakikita kong sarili ko sa'yo. Maswerte ka nga eh, dahil nakahawak ka ng tunay na baril. Hindi tulad ko noon. Alam mo yung dahon ng saging, yung gitna noon, yun ang madalas na ginagawa sa akin noon ng aking itay. Ang ganda po pala, at ang bigat-bigat niya. Purong bakal. Palang araw po magkakaroon din ako ng sariling ganito para ipagtanggol po ang mga magulang ko, pati na rin po ang ibang mga tao rito. Madalas po kasi, may mga nangungurakot dito sa aming lugar. Pati po yung mga palay namin, kinukuha po nila. Kaya ipinangako ko po sa sarili ko na balang araw, tutugisin ko ang mga rebeldeng yan dahil sa pananamantala po nila sa maihinang tulad namin. Ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo, Hipolito. Matutupad din yan. At saka huwag kang mag-alala, nandiyan ang tatay mo. Sigurado kung hindi ka pababayaan
hanggang sa matupad mong pagiging sundalo. Makalipas ang ilang minutong pananatili roon ng mga sundalo, muli na silang naglakbay patungo sa kabilang burol. Itay, nakita mo po yon? Ang bait-bait niya po, no? Ipinahawak niya sa akin ang baril niya. Hanggang ngayon eh, parang pakiramdam ko. Nasa kamay ko pa rin. Ganun po pala ang pakiramdam. Nakakatuwa talaga. Wala na akong magagawa sa iyo, anak. Kung yan na talagang tumatatak sa isipan mo, eh, panghawakan mong pangarap mo. Hindi ko naman maaaring kontrolin ang isipan mo. Oo nga, tanak kita. Pero ikaw pa rin ang masusunod para sa pangarap mo. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda ako para sa pagpasok sa aking paaralan, nung una ay may narinig akong tatlong putok ng baril hanggang sa wala na itong humpay na nanggagaling malapit sa aming paaralan. Sabay-sabay kaming nagsipagdapaan noon habang naliligo sa may balon malapit sa aming eskwelahan. Kuyo, ang anak mo, nandoon pa sa may balon, oh. Nakadapa, baka kumapano itong sipolito. Kumapang ka papunta ron, kunin mo anak natin. Ang distansya ng aming tahanan sa may balon, nasa 10 hakbang lamang. Kaya kitang-kita ko noon si Itay na papalapit sa aking gumagapang para ikubli ako at makaiwas sa ligaw na bala. Hipolito anak, gumapang kang papalapit dito. Pero Itay, yung mga klasiko po, oh, paano po sila? Sabihan mong sumunod sila sa'yo at magtungo kayong lahat dito. Nakikita mo ba ang malaking punong yon? Doon tayo magkukubli. Bilisan mo na. Dahan-dahan ang gumapang si Hipolito kasama ng kanyang mga kababatang kaklase hanggang sa makarating nga sila sa isang malaking puno kung saan ay sama-sama sila roong nagkubli upang makasigurong hindi sila tatamaan ng ligaw na bala na nanggagaling sa engkwentro ng mga rebelde at sundalo. Wika pa ng kanyang itay na huwag silang alis doon hanggat hindi natatapos ang gulo uwang putukan sa paligid. Huwag na kayong umiyak. Gayahin niyo nga itong anak kong si Hipolito, oh, na hindi man lamang natatakot. Magkakasing edad lang kayo, ah. Lakasan niyong loob ninyo. Dahil ang lugar na ito ay daanan ng mga sundalo at rebelde. Kaya dapat magpakatatag kayo. Tama si Itay. Hindi pa ba kayo nasasanay? Madalas nang nangyayari sa atin ito. Kaya dapat ay magpakatatag tayo. Isa pa, huwag kayong maingay. Dahil baka makita tayo dito ng mga rebelde. Baka gawin tayong hostage, mas lalo tayong mapapahamak dito. Makalipas ang 3 oras na putukan, maya-maya pa'y nakita na namin ang mga sundalong dumaraan. Ang iba roon ay sugatan at ang iba naman ay wala ng buhay. Hanggang sa mapayakap ako noon kay Tay at hindi ko napigilan ang luha ko ng mga oras na yon nang makita ko ang isang sundalo na pasan-pasan ang kanilang kasamahan habang wala ng buhay. Tay, hindi po ba siya yung sundalo pong nagpairam sa akin ng kanyang baril? Patay na po ba siya? Dagling tinakpan noon ni Itay ang aking mga mata, saka nagsalita sa akin ang, "Oo anak, siya nga yun. Wala na siya. Ganyan ang buhay ng sundalo. Makikita mo silang daraan dito, subalit ang karamihan ay muling dumaraan, pero pasan-pasan na at wala ng buhay." Ang bait-bait pa naman po niya, Tay. Bakit po siya ang namatay? Hindi na lang po yung mga rebelde, dahil sila po yung masasama. Hindi po siya. Halika na anak at umuwi na tayo sa bahay. Naghihintay na sa atin ang iyong inay. Wala na tayong magagawa sa kanya. Maaaring may purpose ang lahat at maaaring kinuha na siya ng Panginoon dahil sa may mabuti siyang loob at tapos na ang oras ng kanyang pananatili rito sa lupa. Habang naglalakad kami ni Itay pabalik sa aming tahanan, patuloy ang pagtulo ng luha ko na kahit ako mismo ng mga oras na yon ay hindi ko maunawaan. Inay Anita, patay na po siya. Anong nangyari sa anak mo, Goyo? Bakit umiiyak ito? Ay tama ka ba ng bala, anak? Napamahal sa kanyang isang sundalo, yung nagpahawak sa kanya ng baril. Nakita niya kaninang wala na itong buhay, kaya yan ang ikinaiiyak niya ngayon. Anak naman, Hipolito, akala ko kung napapano ka na. Hindi mo palubusang naunawaan ang lahat, anak. Siguro pagtungtong mo ng tamang edad, baka magbago pa rin yung pangarap mo dahil sa mga natunghayan mo ngayon. Subalit dahil sa mga nangyari, imbis na panghinaan ako ng loob noon, mas lalo akong nagpursige upang maging ganap na isang sundalo. Anak,
Pasensya ka na ha. Hindi ka na namin kayang pag-aralin ng tatay mo. Kaya nitong sa susunod na klase mo, hindi namin matutustusan ang pag-aaral mo. Pero ang sabi sa amin ng iyong lolo, kung mananatili ka raw sa kanya, hanggang sa makatapos ka ng high school, siya raw ang magpapaaral sa'yo. Ganun ho ba, Inay? Hindi naman ho ako nagpupumilit, Nay. Kung ano lang po yung nakayanan ninyo, ayos na po ako ron. Pero anak, ang pangarap mo, kahit malang sana makatapos ka ng high school, tanggapin mo nang inaalok ng iyong lolo. Madalas ka nalang dumalaw rito sa amin kung sakaling nababagot ka roon. Pag-iisipan ko ho, Inay. Nasaan ho ba si Itay? Nandudoon, gumagawa ng uling nakahoy na maaari nating maibenta. Kung malapit lang ho sana, Inay, ang paaralan ng high school dito sa atin. Kahit na araw-araw ho akong maglakad, ayos lang ho sa akin. Kahit magbaho na lang ho sana ako ng pagkain. Yun na nga anak eh, may kalayuan ang paaralan dito. Hindi katulad ng elementarya na ilang hakbang lang makakapasok ka na kaagad. Di bali ho, Inay, pag-iisipan ko ang alok ni Lolo. At kung sakasakali man na matuloy ako roon, madalas ho akong dadalaw rito. Ipinapangako ko ho yan, Inay. Pag-uuling lang ng kahoy ang hanap buhay noon ni Itay. Kaya kahit nag-iisang anak lang ako, ay kapos na kapos pa rin kami sa pangaraw-araw hanggang sa dumaan ng isang linggo na pagtanto ko sa aking sarili na hindi ko matutupad ang aking pangarap kung mananatili lang ako roon at tutulong kay Itay sa paghahanap buhay. Isang dapit hapon nang muli kong kausapin si Inay at Itay patungkol sa inaalok ni Lolo. Inay? Itay? Tatanggapin ko na pong alok ni Lolo. Sigurado ka na ba, anak? Opo, Itay. Pero anak, hindi mo pa alam ang patungo roon. Nasa 6 na taong gulang ka pa lang noon na magtungo tayo sa bahay ng lolo mo. Huwag niyo na ho akong isipin, Itay. Binata na ho ako. At isa pa ho eh, di ba nandudo naman ho sa sulat ni Lolo yung address ho ng kanyang bahay? Anita naman kasi, bakit ka pa kasi humingi ng tulong sa tatay mo? Goyo naman, hindi na nga natin kayang paaralin ang anak natin. Ipagkakait pa ba natin ang oportunidad na makapag-aral siya? Kilala mo naman ang Itay, di ba? Ang tinatahak na landas ng anak natin ay isang pagiging sundalo at ang Itay ay may tutulong sa kanya patungkol doon. Hindi tulad natin, ano bang buhay ang maibibigay natin sa kanya? Habang buhay na pag-uuling, isa pagkain nga natin eh, kulang na kulang pang kinikita natin dyan. Alam mo namang hindi kami magkasundo ng tatay mo. Umingi ka pa ng tulong doon. Ibaba mo na nga yung pride mo. Hindi tayo pakakainin ng pride mo, Goyo. Basta ako, tumasang ayonok sa pagpapaaral ng aking Itay para sa kinabukasan ni Hipolito. Itay, payagan niyo na ho ako na pag-aralin ho ni Lolo. Hindi lang naman ho ito para sa akin, kundi para sa inyo na rin ho. At dahil sa pakiusap ko noon kay Itay, sumang-ayon na rin ito hanggang sa ihanda na namin ni Inay ang aking mga gamit. O, nandito anak ang mga damit mo ha? At yung mga pantalon at short mo, nandiyan sa kabilang bulsa ng bag. Anak, mag-iingat ka ron ha. At kung sakaling maabot mo na yung mga pangarap mo, huwag na huwag ka pa rin makakalimot na magdasal. At lalong-lalo na magpasalamat. At syempre bilang mga magulang mo, palagi ka namin ipagdarasal dito ng iyong Itay na palagi kang gabayan ng Panginoon saan ka mang lugar magtungo. Ito nga pala ang perang pang pamasahe mo. Medyo may kalayuan kasi yung tahanan ng lolo mo eh. Sundan mo lang ang nakalagay dyan sa sulat hanggang sa matuntun mo ang kanyang tahanan. Marami pong salamat, Inay. Nasaan ho ba si Itay? Nagpaalam sa akin, hindi niya raw kaya makita kang papalayo, kaya umalis muna siya rito sa bahay. Ganun ho ba, Nay? Iyakap mo na lang ho ako kay Itay. Sabihin mo sa kanya na ipinapangako ko na babalik ko ako rito sa ating tahanan na isa na hong sundalo. Hanggang sa naglakad na akong papalayo, mabigat man sa aking kalooban na makita si Inay na lumuluha habang nandudoon sa may pintuan na paulit-ulit na kumakaway sa akin na nagpapaalam. Pabulong na wika ako pa noon sa aking sarili habang naglalakad ng mag-isa patungo sa kapatagan. Mamimiso kita, Inay. Itay, hayaan niyo ho balang araw. Matutupad ko ang pangarap ko at ipapakita ko sa inyo ang lahat ng aking pinaghirapan bilang isang sundalo. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, natungo ako sa isang sityo na ipinagtanong-tanong ang pangalan ng aking lolo. Iisa lang ang sabi ng mga taong na pagtanungan ko noon na ang matandang hinahanap ko ay ang si Lolo Badong na isang magaling na manggagamot
at magaling na antingero. Wika pa ng isang lalaking nakaupo sa may kanto na humihit-hit ng tabako. Ah, si Mang Badong ang hinahanap mo. Nandoon ang bahay niya, may makikita kang mga tao roon, mga nagpapagamot. Pagpasok mo doon sa kaliwang bahagi, ikatlong bahay lang. Pagtanong-tanong mo na roon, kilala rito si Mang Badong, kaya madali mo lang mahanap ang tahanan niya. Ah, sige ho, maraming salamat to. At nang papalapit na nga ako sa nasabing tahanan, kapansin-pansin ng mga taong nanduroon, may mga bata at mayroon din namang matatanda. Ito na yata ang bahay ni Lolo. Hindi ko akalaing isa pala siyang manggagamot. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa may pintuan at dahil sa ginawa kong yun, nagalit sa akin ang isang matandang babae sa kadahilanang nasa likuran raw ang pila na marami akong masasagasaan kung hindi ako pipila ng maayos para umano magpagamot. Ay nako, iha. Pumila ka nga raan. Ano bang ugali meron kang bata ka? Samantalang kami eh kanina pang naghihintay rito. Tapos ikaw ura-uradang pupunta dyan sa may pintuan. Aba, maraming magagalit sa iyo. Sa haba ng pilang ito eh baka hilahin ka namin dyan papalayo. Pasensya na po. Ito ho bang tahanan ni Lolo Badong? Oo, ito nga yan. Ako po ang apo niya. Apo ni Badong? Tama po ang narinig niyo. Hanggang sa may masipat akong isang matandang lalaki, abalang-abala sa kanyang panggagamot sa loob ng tahanan at meron pang isang binatilyong kaedad ko noon na katukatulong ni Lolo sa panggagamot. Muling wika pa sa akin ng matandang ginang na kanina'y nagpapalis sa akin sa may pintuan. Sige na iho, pumasok ka na roon. Sige ho, salamat ho. Sa unang hakbang pa lamang ng aking mga paa papasok ng pintuan, ramdam ko ang pangingilabot ng mga oras na yon na ang mga balahibo sa aking braso ay unti-unting tumataas sa hindi ko malamang presensya ang meron si Lolo. At kahit na hindi pa man ako nagpapakilala ng sandaling yon, dagli itong nagsalita habang nagwiwika sa akin ang maupo, kariya na po. Hintayin mo lamang na matapos itong isang pasyente. Mag-uusap tayong saglit. Napatulala ko ng sandaling yon kung papaano niya akong nakilala. Kaya naman tumahimik na lamang ako sa isang tabi na naghihintay na matapos ang kanyang ginagamot. Hanggang sa maya-maya pa. Halika rito, apo. Bitbitin mo na yung mga gamit mo rito. At tatandaan mo pa ba itong pinsan mo? Hindi na po. Bata pa po kasi ako nang dinala ko rito nila inay. Wala na ho akong matandaan. Sa bagay, mga bubwit pa kayo noon. Siya nga pala si Tonyo, pinsang buo mo. Anak siya ng iyong tiyo Nestor, na kapatid naman ng iyong inay. Pinsan Tonyo, pasensya na ha. Wala na talaga akong matandaan eh. Ayos lang yun, insan. Ang mahalaga ay muli tayong nagkita rito. Makakatulong tayo kay Lolo, lalo na sa kanyang panggagamot. Habang patuloy tayong nag-aaral sa eskwelahan. Sige na, Tonyo. Samahan mo siya roon sa iyong silid. Mayroon ka ng kasama ngayon. Isalansan mo na roon ang iyong mga damit, Hipolito. Sumama ka riyan kay Tonyo. At para makapagpahinga-pahinga ka na rin. Tara na, pinsan. Bitbitin mo na yung bag mo. At habang patungo kami sa isang silid, hindi mawaglit sa aking isipan ang kakaibang uri ng pakiramdam upang manatiling nangingilabot ang aking braso, pati na rin ang aking batok. Insan, bakit ganito ang pakiramdam dito sa loob? Hindi mawala-wala ang pangingilabot ng braso ko. Tingnan mo, nakatayo pa rin ang maliliit kong buhok sa braso. Ganyan din ako noong una, pinsan. Akala ko nga hindi na mawawala eh. Pero nang tanungin ko si Lolo patungkol dyan, doon ay napag-alaman ko kung bakit nagkakaganyan. Lalo na kung baguhan ka rito. Eh bakit daw ba nagkakaganito? Dahil yan sa lakas ng kanyang mga gabay. Nakapalibot sila sa loob ng tahanang ito. Pati sa labas ay mayroon din. Gabay? Anong gabay ang sinasabi mo? Naniniwala ka ba sa mga elemento? Tulad ng kapre, duwende, diwata, at kung ano-ano pang uri ng elemento, pati nga raw anghel ay mayroon dito. At kahit na si Tatay Nestor, pati si Tia Anita, ay pinapagabayan niya sa mga ito. Pati si inay? Oo, Hipolito, at pati tayo. Hindi ka ba nagtataka sa kanya?
sa tinagal-tagal ng panahon na hindi kayo nagkita. Sa unang pagdating mo palang kanina eh, alam niya na naapo ka niya. Kaya sigurado ako ron, gabay niya ang bumulong sa kanya. Ang galing naman ni Lolo. Hindi ko akalaing may pambihira siyang kakayanan. Dahil wala namang sinasabi sa akin si Ni Anita, ibig sabihin ang pangingilabot na ito ay dahil sa kanyang mga gabay. Tama ka ron, pinsan. Masasanay ka rin. Hindi nyo na may tatanong. Dalawang magkapatid lang si Inay at Tio Nestor. Subalit ni isa sa kanila ay walang nagmanas sa kakayanan ni Lolo. Dahil na rin sa ayaw ng matanda. Hindi basta-basta ang mag-alaga ng iba't ibang uri ng elemento. Gayon na rin ang pambihirang kakayanan na taglay ng matanda. Makalipas ang dalawang araw, habang nandudoon kami sa labas ng tahanan, wala nang pasyente noon. Naisipan naming magpahangin at magpahinga habang nakaupo sa upo ang yari sa kawayan. Patuloy sa pagsasalaysay ng kwento noon si Lolo, hanggang sa bigla siyang tumayo at nagtungo sa may kanto na animoy may kinakausap na isang nilalang na hindi naman namin makita ni Tonyo. Ah, Tonyo, ganyan ba talaga si Lolo? Bigla-bigla na lamang tumatayo, tapos may kinakausap na hindi natin makita. Ganyan talaga yan si Lolo Badong. Pero kapag maraming pasyente naman eh, hindi naman siya nagpapahalata. Kasi syempre alam mo na ang mga tao, di ba? Pag-iisipan kang nababaliw, lalo na kung wala silang makitang kausap mo, tama ba? Baka sabihin pa ng mga tao sa kanya eh, isang manggagamot na baliw si Lolo. Kaya nga minsan kinakausap niya na lang yan sa isipan niya. Pero kapag hindi niya makontrol, nagtutungo yan sa likuran ng tahanan at doon niya kinakausap ng sabay-sabay. Ang galing naman ni Lolo. Siya nga pala, Tonyo. Di ba malapit na ang klase? Pareho din ba tayo ng eskwelahan na papasukan? Pareho lang ng eskwelahan, Ippolito. Sa katunayan nga, inahihiya na ako kay Lolo. Dahil sa dami naming magkakapatid, ako yung inampon niya para pag-arali na dito. Elementarya pa lang ng grade 5, nandito na ako. Tapos magpa hanggang ngayon, pati sa high school pag-aaralin niya pa ako. Kaya kapag ganitong bakasyon, todo ang pag-alalay ko kay Lolo sa panggagamot na kahit na anumang iutos niya sa akin, kagad ko namang ginagawa. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Kahit na nakakahiya eh, tinanggap ko ang alok ni Lolo. Dahil kahit kami mismo ron sa aming tahanan, kapos na kapos rin. Pero balang araw babawi naman tayo kay Lolo, diba? Kapag naabot na natin ang pangarap natin. Siya nga pala, ano bang gusto mo mangyari? Ibig kong sabihin eh, ano nga bang pangarap mo? Maging isang sundalo. Yun lang, wala nang iba. Noon pa man eh, yun ang gustong gusto ko. Kaya hindi ko bibitawan ang pangarap na yun. Magkakasundo pala tayo, Hipolito. Parehong-pareho tayo ng iniisip. Tuparin natin ang sabay ang pangarap natin. Para kay Lolo at para sa mga magulang natin. Ay, kayong dalawa riyan. Pumasok na kayo sa loob. Lumalalim na ang gabi. Naganda na kami ng pagkain ni Tonyo para sa gabihan. Samantalang si Lolo Badong, habang patuloy ko siyang pinagmamasdan, nagtungo ito sa kanyang altar at doon ay nagdasal na may hawak na isang itim na libreta, gayon din ang isang rosaryo na may nakasabit na isang medalyon. Ippolito, halika na. Nakahanda na ang pagkain. Kumain na muna tayo. Paano si Lolo? Hindi pa ba natin siya hayaan kumain? Mamaya pa yan. Mahaba-haba rin yung pagdarasal na gagawin niya. Kaya madalas pinapauna niya na akong kumain. Sige na, halika na. Kakain na muna tayo. Hanggang sa matapos na lamang kaming kumain, patuloy pa rin si Lolo sa kanyang pagdarasal. At nang sumapit ng alas 9 ng gabi, saka lamang ito huminto at tumayo sa kanyang pagkakaupo. Alo, kumain na lamang po kayo ron. Nandudo na po ang pagkain sa may mesa. Nauna na po pala kaming kumain ni Hipolito. Kasi ayaw na po naming abalahin ang pagdarasal ninyo. Baka maantala pa po. Maraming salamat, Tonyo. Sige't magpahinga na kayo ni Hipolito. Kakain na lamang ako kapag nakaramdam na ako ng gutom. Tara na, Hipolito. Magpahinga na tayo. Sige, Polo. Magpapahinga na po kami ni Tonyo. Tumango lang sa akin ang matanda noon at ang hindi mawaglit sa aking mga mata ay ang medalyon na kanyang hawak-hawak na kinakargahan ng usal sa tuwing magdarasal ito sa may altar. Tonyo, tulog ka na ba? Hindi pa naman, pinsan. Bakit? Alam mo ba yung medalyon hawak-hawak ni Lolo? Hindi ko rin alam, Ippolito. Hindi ko kasi pinakikialaman ang mga medalyon ni Lolo kasi alagang-alaga niya ang mga yan. Lalong-lalo na yung isa na nakalagay sa may rosaryo. Ganoon ba?
Interesado ka ba sa mga medalyon ni Lolo? Hindi naman. Naitanong ko lang. Kinabukasan, habang abala kami sa pagtulong kay Lolo, may dumating na isang babae. May kahabaan ang kanyang buhok. Nung una hindi ito mapakali na parabang inaapoyan ang kanyang katawan na nagsusumiksik sa pila ng mga nagpapagamot. At nang hindi na makatiis si Lolo Badong, tumayo ito sa kanyang pagkakaupo. Panandali ang iniwan ang kanyang ginagamot, saka ito nagsalita sa harapan ng maraming tao habang nagwiwika ng: "Makinig kayo sa akin, may nandir ito ngayon. Hindi siya tunay na pasyente. Nagpapanggap lamang siya upang subukan ang aking kakayanan. At kung ako sa iyo, umalis ka na ngayon dito. Dahil maaaring mapahiya ka lamang. Huwag mo na akong subukang mangkukulam ka. May paglalagyan ka sa akin." Dagling na nahimik ang paligid, nagsipagtinginan ng mga taong nanduroon kung sino nga bang tinutukoy ni Lolo na isang mangkukulam na nagpapanggap na kanyang pasyente. Subalit hindi nagpatinag ang mangkukulam na may tiwala sa kanyang kakayanan na kayang-kaya niya si Lolo para pabagsakin sa harap ng maraming tao. "Ako ba ang pinapatamaan mo, matandang manggagamot? Huwag kang masyadong magpasikat sa harapan ng iyong mga pasyente dahil baka ako lang ang katapat mo. Mapapahiya ka. Hanggang saan na ba ang antas ng iyong karunungan? Kaya na ba yung pumaslang ng tulad ko sa harap-harapan mo? O baka sa kumbate espiritual ka lamang magaling?" "Binigyan na kita ng pagkakataon, mangkukulam. Isiniwalat mo pa talaga ang iyong sarili. Dahil yan ang kagustuhan mo. Pagbibigyan kita, matitikman mo ang apoy ng Panginoon. At sigurado ko roon na unti-unting matutupok ang iyong kaluluwa hanggang sa iwan ka nito at bumulagta na lamang dyan sa lupa." Matapos makapagsalita ni Lolo, napansin ko ang tahimik na pagbukas ng kanyang bibig na animoy may inuusal ito at iniihip patungo sa kinatatayuan ng mangkukulam hanggang sa magsusumigaw ang babae na parang sinusunog ang kanyang buong katawan. "Anong ginawa mo sa akin, tanda ka? Tigilan mo na ito. Napakainit. Mamamatay na ako. Itigil mo na. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako." "Huwag na huwag kayong lalapit sa kanya. Isa siyang mapanlinlang na mangkukulam at hindi taga rito sa ating lugar. Kahit na magsuplong pa siya sa kapulisan na hindi man lamang ako lumapit para hawakan siya, at wala akong ibang ginawa kundi mag-usal para sa kanyang kamatayan." Makalipas ang ilang oras na pananatili ng babae roon, nawala nito ng malay at sa pagkakatansya ni Lolo, wala nang buhay ang mangkukulam na iyon na naglakas loob na amunin ang kanyang kakayanan na humantong sa kanyang kamatayan. "Apo, Tonyo at Hipolito, pagtungo kayo sa barangay, tumawag kayo ng tanod roon at sabihin nyo na rin kay kapitan ang patungkol dito." Muling ipinagpatuloy ni Lolo ang kanyang panggagamot. Pinabayaan ang babaeng nakahandusay habang kaming dalawa ni Tonyo ay tatakbong patungo sa barangay hall. "Kapitan, kapitan, si Tonyo po ito. Hihingi lang po kami ng tulong sa inyo. May babae po kasi dun sa tahanan. Nakahandusay na po sa lupa. Nawala na pong malay." Bakit nagkaganon ang babae? "Puntahan nyo na lang po dun, kapitan. Si Lolo na lang po magpapaliwanag sa inyo." Pabalik ng tahanan ay kasama na namin si kapitan, pati na rin ang kanyang apat na tanod na maaaring bumuhat sa babaeng yon. "Mang Badong, anong ginawa ninyo sa babaeng ito? Wala na ho siyang buhay. Paano na ho yan?" "Marami akong testigo, kapitan. At kahit sa husgado man natin dalahin, hindi paniniwalaan ang sasabihin ko. At ni kahit na dalawang dipa ay hindi ako lumapit sa kanya. Nandiyan ang mga tao ngayon. Tanungin mo sila. Kayo nang bahala sa babaeng yan. Dalahin mo sa kapulisan upang maimbestigahan ang kanyang pagkamatay dito sa harapan ng tahanan ko." Walang nagawa si kapitan noon kung di kunin ang katawan ng babae para ihatid sa kinauukulan. Pagtatanong na wika ko pa noon kay Tonyo patungkol sa nangyari. Tonyo, madalas bang may pangyayaring ganito na may mangkukulam na kusang lumalapit para subukin ang kakayanan ni Lolo?" "Hindi ngayon lang, Hipolito. Siguro ang akala ng mangkukulam na yon ay hindi totoong manggagamot si Lolo. Kaya sinubukan niya ang kakayanan niya. Yun nga lang, nabigo siya.
sa tuloy ang paglalamayan ng pamilya niya ngayon. Pagpatak ng alas 6 ng hapon, may dumating na kapulisan para tanungin si Lolo kung ano nga bang nangyari sa babaeng yon. Isinalaysay ni Lolo ang nangyari. Hanggang sa maunawa ng kapulisan, dumating din ang ibang mga testigo na ipinagtanggol si Lolo na walang ibang ginawa ang matanda kung di magdasal na ipinukol sa babaeng yon. Wala akong kasalanan si Mang Badong na hindi nga siya lumapit sa babaeng yon eh. Anong maaaring kaso niyo sa kanya? Imalin niyo ba kung inatake lang sa puso ang babaeng yon at dito lang sa loob ng bakuran inabutan? Isa pa, umami naman siyang isa siyang mangkukulam eh. Imanggagamot itong si Mang Badong kaya ginawa lang niya yung nararapat para sa babaeng yon. Pero sa pamamagitan ng dasal ah, yun nga lang ho sir eh, kung maniniwala kayo at kung paniniwalaan ben sa usgado. Hanggang sa magsipag-alisa ng mga pulis, iisa lang ang nakuha nilang impormasyon. Yun umano ay laban ng mangkukulam at ng isang manggagamot. Isang araw, sinamahan kami ni Lolo para sa aming magiging paaralan. In-enroll niya kami ayon sa kanyang ipinangako. Ito ang magiging paaralan ninyo. Malapit lamang sa ating tahanan. Sa araw-araw ay maaari nyo lamang baktasin. Dalawa naman kayong magpinsan. Kaya sigurong mai-enjoy ninyo ang pag-aaral. Pagbutihin ninyong dalawa para matuwa-tuwa naman sa inyo ang inyong mga magulang. Salamat po, Lo. Pangarap ko po talagang muling makapag-aral. Pero papano po kayo, Lo? Wala na po kayong alalay dun sa panggagamot. Eh huwag ninyo akong isipin. Ang isipin ninyo ngayon ay ang inyong pag-aaral. Hanggang sa makatapos kayo. Para sa akin ay yun ang malaking tropeyo na maaari niyong ipagkaloob sa akin. Sabay naming ipinagpatuloy ni Tonyo ang pag-aaral kahit alam naming hirap na si Lolo. Subalit pilit niya kaming itinaguyod kahit na hindi naman kalakihan ang donasyon na kanyang natatanggap sa panggagamot. O ito ang baon ninyo, pambili-bili man lamang doon ng pagkain. Sige na't mauhuli na kayo. Pagbutihin ninyo ang pag-aaral. Sige po, Lo. Pagbubutihin po namin. Makalipas ang ilang taon, sabay nga naming natapos ni Tonyo ang pag-aaral. Sobra-sobrang pasasalamat namin noon kay Lolo. At hindi lang yun doon nagtatapos. Napag-alaman namin na may kakilala palang heneral itong si Lolo. Isang heneral na may tangan sa kanyang katawan na nanggaling din mismo kay Lolo Badong. Uy, Mang Badong, kamusta na ho kayo? Matagal-tagal na panahon din tayong hindi nakita. Ano ho bang atin? At naligaw ho kayo rito? Pasensya ka na sa aming pang-aabala sa'yo, Naldo. Napag-alaman kong isa ka na palang heneral ngayon. Samantalang noon, isang baguhang naninilbihan sa gobyerno. Hindi ako makapaniwalang isa ka ng heneral. Ah, ganoon na nga ho, Mang Badong. Pinalad lang ho. Pero dahil ho yun sa binigyan ninyo sa akin, maraming beses ho akong niligtas noon. At magpanggang sa ngayon ay nandito pa rin siya sa aking katawan na aking pinangangalagaan. Eh mabuti naman kung gayon. Siya nga pala, itong dalawang kasama ko ngayon ay nangangarap din na maging katulad mo. Kaya naman nagbaka sakali kami sa iyo na may maitutulong ka sa amin. Wala akong problema, Mang Badong. Basta ho kayo. Eh kaano-ano niyo ba ang dalawang batang ito? Apo ko ang dalawang binatang yan. Ah, ganun ho ba? Sige ho akong bahala sa kanila. Tutulungan ko ang dalawang batang ito. Pero kinakailangan yung dumaan sa proseso para naman sa pagdating ng bakbakan eh hindi kayo iyakin dahil hindi birong papasukin ninyo. Hanggang sa makapag-training nga kami ng sabay ni Tonyo, sobrang hirap ng aming pinagdaanan na kahit na may umalalay sa aming heneral, naging daan lamang siya para makapagsimula kami sa aming pinapangarap na maging isang sundalo. Oy, kayong dalawa, Hipolito at Tonyo, walang bakir-bakir dito ah. Pag-training-training, para din yan sa inyo. At kung hindi naman ninyo kaya, madali naman kaming kausap eh. Bukas ang pintuan para sa inyo at kami mismo maghahanda ng mga gamit ninyong papauwi. Kaya nyo bang dalawa? Yes sir, kaya po namin. Nagpatuloy kaming dalawa sa pag-training hanggang sa matapos namin ni Tonyo ang lahat ng sakripisyo. At nang makalipas ang araw at buwan, nagkaroon ng pagkakataong makauwi kami sa tahanan ni Lolo, gayon din sa tahanan ng aming mga magulang. At sa muli nga naming pagkikita, laking tuwa ni Lolo Badong dahil ang lahat ng kanyang paghihirap ay hindi na sayang.
Lo, nandito kaming dalawa ni Tonyo sa harapan mo. Lubos na nagpapasalamat sa lahat dahil kung wala pong sakripisyo ninyo, wala po kami sa pangarap namin ngayon. Ano ba kayong dalawa? Apo ko kayo. Simula pa lamang yan ang buhay ninyo bilang isang sundalo. Marami pa kayong pagdaraanan. Ali kayong dalawa. Pagtungo tayo sa may altar, may ipagkakaloob ako sa inyo. Sumunod kami noon kay Lolo. At kahit kami mismo ng araw na yon, wala kaming kaide-ideya kung anong ipagkakaloob sa amin ni Lolo. Lumuhod kayo sa harapan ng altar na ito at babasbasan ko kayong dalawa bago ko ibigay ang regalo ko sa inyo. Nakaluhod na nakaharap kami noon sa may altar at hindi namin makita sa aming likuran kung anong ginagawa ni Lolo. Subalit ramdam na ramdam ko noon sa aking katawan, magmula sa aking balikat, ay tila may gumagapang na enerhiya na umiikot sa aking buong katawan. Hanggang sa nagtungo na siya sa aming harapan na may daladalang baol kung saan niya kinuha ang dalawang medalyon. Ito ang para sa iyo, Hipolito, at ito naman ang sa iyo, Tonyo. Talagang inilaan ko yan para sa inyo dahil alam kong hindi ninyo ako bibiguin. Lo, anong uri ho ng medalyon ito? Bakit ho ang lambot niya? Bebehira ang ganyang uri ng medalyon. Ipinagkaloob sa akin yan ng isang diwata at kapre. Ngayon ay nasa sa inyo na ang pangangalaga. Mainamang medalyong yan sa taguliwas. Lalo pat isa na kayong sundalo. Kailangan ninyo yan sa pakikipaglaban. Kakaiba ho talaga ito, Lo. Hindi katulad ng ibang mga medalyon mo na gawa sa metal. Tama ka ro, Antonio. Dahil yan ay nanggaling sa kalikasan. Alam kong limitado lamang ang araw ninyo. Magsiuwi muna kayo sa inyong mga magulang para ipaalam na isa na kayong ganap na sundalo. At sa pagkakataong yon, pangsamantala kaming nagiwalay ni Tonyo hanggang sa makarating ako sa aming tahanan, dala-dala ang aking ipinangako na magiging ganap akong isang sundalo. Goyo, halika rito. Nandito ng anak mo, si Hipolito. Anak, mabuti naman at natupad mo ng pangarap mo. Ito po ay para sa inyo, itay. Patawad po kung hindi po ako nakauwi ng ilang taon. Ipinangako ko po yun kay inay na madalas po akong uuwi rito. Pero dahil sa kakulangan ng oras, mas may nabuti ko pong tiisin na lang ang sarili ko. Huwag mo nang isipin yun, anak. Ang mahalaga eh, nakabalik ka na at isa ka ng sundalo. Ilang araw ka bang mananatili rito, anak? Sa ngayon po, inay, hindi po ako magtatagal. Limitado lang pong araw ko. Kinabukasan po eh, kinakailangan ko na pong bumalik. Siya nga po pala, kasama kong naging sundalo si Tonyo. Si Tonyo? Ang anak ni Nestor? Opo, inay, si Pinsan Tonyo. Matapos ang isang araw na pananatili ko sa aming tahanan, kinabukasan ay umalis na rin ako bilang paghahanda sa unang destinasyon na aming pupuntahan ni Tonyo. Tonyo, ito na ang simula ng buhay natin. Itatak na natin sa ating isipan at puso na ang ating sinumpaan ay kinakailangan nating gampanan. At sa unang sabak namin noon ni Tonyo, natungo kami sa isang lugar na kinatatakutan noon sa Mindanao, ang walang humpay na putukan dahil sa magkaibang paniniwala ng mga rebelde at sundalong tulad namin na ang lulutas sumano sa diskusyon ay ang mga tangan-tangan naming baril. Hanggang sa inabot na kami ng gabi sa pagpapatrolya sa kagubatan, 20 sundalo kaming magkakasama noon hanggang sa mapagdesisyon na naming magpahinga sa isang tahimik na lugar. Subalit sa lugar na yon ay may naramdaman kaming kakaiba at patuloy ang malamig na hangin na may kasamang pagkaluskos sa masusukal na damo na animoy may nagmamatsyag sa amin. Sambit na wika ko pa noon habang ang ibang mga kasamahan ay nakapwesto. Sinong nagtatago sa masukal na damuhan, lumabas ka riyan dahil kung hindi, pauulanan ka namin ng bala. Hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki, wala ito ni isang kargada sa kanyang katawan. Subalit ang lunong medalyon, pakiramdam ko'y gumagalaw ito na para bang may gustong ipahiwatig. Sambit pang wika ni Tonyo nang masulya pa ng matandang lalaki. Ibaba niyo yung mga baril niyo. Isang matanda lang ang nakakubli rito at saka hindi naman siya mukhang mapanganib. Wala rin siya ni isang sandata sa kanyang katawan.
Ah, Manong, ano ho bang ginagawa ninyo rito? 10 oras na ng gabi, nandito pa kayo sa kagubatan. Walang pag-alin lang ang wika ng matanda kay Tonyo habang nakatayo sa kanyang harapan. Eh, pasensya na kayo, iho. Nagambala ko yata ang pagpapahinga ninyo. Sa katunayan ay dito kami nakatira. Nandodoon ang tahanan namin ng asawa ko, pati na rin ang aking mga anak. Eh, nagawi lamang ako rito nang marinig ko ang mga tinig ninyo. Kaya nagtataka ako sa 10 oras ng gabi ay may mga tao pa rito. Hindi ko naman alam na mga sundalo pala kayo. Ah, ganoon ho ba? Marami ho ba kayong naninirahan doon? Maliban ho sa pamilya mo't mga anak? May 4 na tahanan din doong naninirahan. Maliban pa sa aking pamilya. Eh, bakit ba kayo nagawi sa lugar na ito? Mawalang galang na po sa inyong pag-uusap. Ayon po kasi sa ibang mga kasamahan namin, malapit sa lugar na ito, nangyari ang masamang inkwentro. At marami ho sa mga kasamahan namin ang nasawi. 2 sundalo lang ho ang nakabalik sa kampo. May narinig ho ba kayong putukan dito? Putukan ba ikanyo ng barel? Eh, wala naman kaming naririnig. Sigurado ho ba kayo? Dahil ayon ho sa 2 kasamahan namin, may mga bandidong armado rito. At maliban pa doon, may mga kasamahan silang hindi pangkaraniwang nilalang ang nakikipagtulungan sa kanila. Eh, wala akong alam sa sinasabi ninyo. Baka naman ay nababaliw lang kasama ninyong sundalong yon dahil na rin sa trabaho ninyo na malayo sa pamilya. Marahil ay totoo ang sinasabi ninyo dahil magmula na umuwi ang 2 yon. Kagad din silang huminto sa pagtatrabaho bilang sundalo sa takot na muling bumalik rito. Pero hindi ho kami maaaring magpakakampante tulad nga ho ng sinabi ko sa inyo. Ang iba sa aming mga kasamahan ay hindi na muling nakabalik sa aming kampo. Kung gusto ninyo ay maaari kayong manatili rito o kaya naman ay doon malapit sa aming tahanan, pwede kayong magpaumaga roon. Isa pa eh, maaari namin kayong ipagluto ng pagkain. Umakbay sa akin si Tonyo, saka ito nagbulong sa akin patungkol sa kanyang nararamdaman sa matanda. Hipolito, halika nga muna rito pinsan. May napapansin ka ba sa matandang yan? Kasi ako, naihiwagaan sa kanya. At ang medalyon para sa akin ay nagpapahiwatig. Gumagalaw siya sa aking dibdib. Kahit ako hindi ko alam kung bakit eh. At kung paano ipapaliwanag. Pareho lang tayo, Tonyo. Eh dahil sa malapit sa atin ang matandang yan sa ating kinaupuan, kaya tayo nang nakipag-usap sa kanya. Pero ipagbibigay alam pa rin natin sa namumuno sa ating hukbo kung ano nga bang kanyang magiging desisyon. Saglit kong iniwan si Tonyo kasamang matandang lalaki, nagtungo ako sa namumuno sa aming hukbo upang kausapin ito kung mananatili ba kami roon o magtutungo kami sa tahanan ng matanda. Hanggang sa pahintulutan niya ang alok ng matanda na maaari kaming magkuble malapit sa kanilang tahanan upang makapagluto na rin ng pagkain para sa aming gabihan. At nang muli na nga naming baybayin ang daan, kabilugan ang buwan ng mga oras na yon na nagbibigay liwanag sa amin hanggang sa lubusang makarating sa nasabing tahanan ng matanda. Dito sa parteng ito, maaari na kayong makapagpahinga. Saglit lang at magluluto ako ng makakain at magiinit na rin ako ng tubig para naman meron kayong mahigop na mainit na kape. Naglakad ang matanda patungo sa kanyang maliit na tahanan, isang barong-barong na yari sa sawali at ang bubong naman ay gawa sa pinagtagpi-tagping kugon. Hipolito, mukhang ayos naman yata yung matanda, no? Ano ba sa palagay mo? Hindi pa rin tayo sigurado, Tonyo. Mahirap pa rin magpakakampante sa lugar na ito dahil hindi natin alam kung sinong kalaban natin. May mga nakasibilyang pananamit, wala ngang dalang kargada, pero hindi natin alam kabilang pala sa mga bandido. Makaraan ng ilang minuto, muli nang nakabalik sa amin ang matanda kasama ng isang lalaki niyang anak habang bitbit ang pagkain na nilagang saging habang may mainit na kape ang inihain sa aming lahat. Pasensya na kayo kung ito lamang naihain namin sa inyo. Alam nyo naman dito sa bukid, kahit saging lang ay nabubuhay kami dahil yan ang kinasanayan naming pagkain dito. Kayon din ang kamoteng kahoy na nagbibigay lakas sa aming pang-araw-araw na gawain. Nako, kami nga pong dapat na humingi ng pasensya sa inyo dahil nagambala namin ang oras ng inyong pagpapahinga rito. Kasama na kami sa naging pabigat at isipin pa ninyo. Pero kanina pa ho tayo magkakasama. Ano ho bang pangalan ninyo? Tawagin niyo ko sa pangalang Igme. Ako na ang pinakamatanda sa lugar na ito. At ako na rin ang namumuno sa kanila bilang gumagabay
sa ilang residenteng naninirahan dito. Eh bakit dito nyo napiling manirahan? Kung maaari naman hurun sa Kapatagan kesa ho sa lugar na ito na napakalayo sa Kabiasnan. Paano na lang ho kung magkasakit kayo? Walang doktor na gagamot sa inyo rito at wala rin gobyernong maaaring mahinga ng tulong sa lugar na ito. Nang masambit ni Tonyo ang gobyerno, bahagyang sumimangot ang matanda at kitang-kita sa kanyang muka ang tila unti-unting pagbabago hanggang sa muli itong huminahon at nagsalita nang, "Pasensya na kayo, subalit hindi kami nakadepende sa gobyerno. Namumuhay kami ng tahimik rito at kaya naming gamutin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng mga halamang gamot na ipinagkaloob sa amin ng kagubatan. Sige na't magsikain na kayo habang mainit pa ang nilagang saging." Sa reaksyon at pananalitang ipinakita ng matanda, animoy may galit ito sa gobyerno na hindi niya lamang may siwalat sa amin. Kaya nagkaroon na kami ng pagdududa sa matandang yon na malamang ay kasama ito ng mga bandido na nagkukubli sa kagubatang yon. Sambit pang wika sa akin ni Tonyo nang mapansin ang reaksyon ng matanda. "Hipolito, inilabutan ako sa reaksyon ng matanda. Para ba siyang animoy nag-aangil kanina tapos muling bumalik sa dating pag-iisip? Hindi ko alam kung namamalik mata ko o totoo yung nakita ng mga mata ko." "Sa palagay ko, Tonyo, tayong dalawa lang nakakapansin nun. Malamang ay dahil sa mga ikinarga sa ating usal ni Lolo at siguro dahil na rin sa medalyong luno. Kahit papanik kakaiba tayo sa mga kasama nating sundalo." "Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Halina kayo't kumain para makapagpahinga na tayo. Mamayang madaling araw ay maaga pa tayong gigising at maglalakbay." Pagtawag iyon ng namumuno sa aming hukbo na si Lieutenant Baal. Sa paglipas ng ilang minuto, nagpahinga na ang lahat. Subalit ang inaakala kong natutulog na itong si Tonyo, patuloy lang pala siyang nakikiramdam sa kumakaluskos sa paligid ng tahanan ng matandang sigmi. At nangakmang tatayo na ako para tingnan ang kumakaluskos sa paligid ng tahanan ng matandang sigmi. Humawak ito sa aking uniforme upang sumama sa aking pagmamasid. "Hipolito, alam ko na yung binabalak mo. Sama ako dyan dahil kahit ako hindi naman makatulog eh. Para bang may kakaiba sa paligid ng tahanan ng matanda? Hindi ko alam pero nangingilabot ang mga balahibo ko at ang medalyong luno patuloy pa rin sa kanyang pagpaparamdam." "Nagulat naman ako sa iyo, Tonyo. Halika na, tumayo ka na dyan." At habang sakbit ang aming mga baril, nagpalingaling nga kami ni Tonyo. Diretso kami nagtungo sa likuran ng tahanan hanggang sa biglang nawala ang mga kaluskos roon. Subalit may nakita kaming uniforme na nakabalandra sa may damuhan habang may nagkalat na dugo. "Tonyo, katulad ito ng uniforme natin. Tingnan mo ang nakatatak na pangalan sa kanyang uniforme." "Kay Rafael ito ah. Paano napunta rito ang uniforme niya?" "Hindi ko alam. Pero kinakailangan na nating bumalik para gisingin silang lahat at ipaalam ang patungkol dito." Sa muli naming pagbabalik sa aming mga kasamahang nagpapahinga, madali naming ginising si Lieutenant Baal at ipinakita ang uniforme ni Rafael. "Lieutenant Baal, kay Rafael po ito. Punit-punit na ang kanyang uniforme nang matagpuan namin sa likuran ng tahanan ng matanda. Kinakailangan ho nating mag-ingat dahil sa palagay ho naming dalawa ni Tonyo, ang magandang ugaling pinapakita sa atin ng matanda ay hindi totoo para biktimahin lang tayong lahat." "Anong ibig mong sabihin ni Polito?" "Hindi ho pangkaraniwang tao lang matandang yon. At kung hindi kami nagkakamali ni Tonyo, aswang ang mga taong naninirahan dito na gusto lamang tayong biktimahin upang gawin nilang pagkain." "Ano ka ba naman, Hipolito? Nagmagandang loob na nga sa atin ang matanda. Pag-iisipan mo pa ba ng ganyan? At saka anong aswang ang sinasabi mo? Naniniwala ka rin ba sa sinabi ng dalawang sundalo na tuluyan na umalis sa ating kampo dahil na rin sa takot na magtungo pa rito patungkol nga raw dyan sa aswang na sinasabi mo? Huwag ka nga magpapaniwala sa dalawang yun. Nabaliw lang yun dahil sa pakikipaglaban." "Pasensya na po, Lieutenant Baal. Pero sa pagkakataong ito, naniniwala ho kami sa kanila. Isa na ho sa pruweba ang uniforming yan ni Rafael. At isa hong manggagamot ang lolo namin na kahit papano, nagkaroon kami ng kunting kaalaman patungkol sa hindi pangkaraniwang nilalang na maaaring umatake sa atin dito." "Kung gayon, bilangin mo ang lahat ng kasama natin at hanapin mo si Rafael. Kung nandirito pa nga ba siya o nagpapahinga lamang."
Madali naming ginising ni Tonyo ang aming mga kasamahan at ang iba pang aroon ay mahimbing ang pagkakatulog dahil na rin sa sobrang pagod sa paglalakbay na nagkanya-kanyang kubli sa bawat sulok ng damo na maaari nilang pagpahingahan. Oy, gumising kayo. Iniutos ni Lieutenant na magsitayo ang lahat. May nawawala sa ating kasamahan at yun ay si Rafael. At nang magising na nga ang lahat ng aming mga kasamang sundalo, hindi lang pala si Rafael ang nawawala. Lima sa aming kasamahan ang patuloy na hindi matagpuan. Lieutenant Baal, siguro naman ay naniniwala ka na sa amin ngayon. Hindi normal na tao lang ang naninirahan dito. Kaya ang dapat nating gawin ay kumprontahin ang matanda patungkol sa mga nawawala nating sundalo. Hanggang sa maya-maya pa, ipinag-utos ni Lieutenant Baal na paligiran ang tahanan ni Mang Igme upang kumprontahin ito. Mang Igme? Mang Igme? Subalit sa patuloy na pagkatok, wala man lamang kaming naramdaman o kahit na kumaluskos man lamang sa loob ng tahanan. Hanggang sa sipay na namin ang pintuan, bumungad sa amin ang umaling asaw na amoy na may naiwan pang mga nabubulok na laman na maaaring sa hayop o kaya naman ay sa laman ng tao. Napakabaho naman. Ano ba itong mga laman na ito? Kadiri, asa na kaya matandang yon? Tinakasan na tayo. Tamang suspecha natin, Tonyo. Aswang matandang yon, pati na rin ang ibang mga naninirahan dito. Lieutenant Baal, siguro naman ay sapat ng ebidensya ito upang maniwala ka sa amin. At nang dahil sa pangyayaring yon, naging alerto kaming lahat para magmasid-masid sa paligid dahil maaari kaming atakihin ng mga yon upang gawing pagkain. Hipolito at Tonyo, sunugin na ninyo ang mga tahanang yan. Wala tayong ititira kahit na isa upang wala na silang balikan dito. At nasisiguro kong malapit lang ang tahanan ng kanilang mga kasamahan. Kung hindi ako nagkakamali, isa ang mga yan sa utusan ng mga bandido upang maging tagapagmasid nila sa ating mga sundalo. At nang matapos nga naming masunog ang mga tahanan, wala na ni isa sa aming nagpahinga. Muli na kaming nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa muli na naming masilayan ang pagsikat ng araw. Hipolito, namamanhid na ang mga hita ko. Hindi pala talaga madali ang pagiging sundalo, no? Walang maayos na pahinga. Buwis buhay kumbaga. Hindi pa kalakihan ang sahod natin. Pinangarap natin ito, Tonyo. Kaya kahit na anumang hirap at pagsubok, walang susuko sa ating dalawa. Sinumpa natin ito. Hindi lang para sa sarili natin, pati na rin sa mga mamamayang Pilipino. At nang matungo kami sa ibaba ng isang malaking burol, may nadaanan kaming isang malaking sapa. At dun sa sapang yon, bagya kaming napahinto sa kadahilanang nakita pa namin ang iba pang uniforme ng aming kasamahang sundalong nawawala. Lieutenant Baal, sa palagay ko'y tamang tinatahak nating daan at ang uniformeng ito ng ating kasamahan ang nagbibigay paiwatig na dito nagsipagdaan ang mga lapastangang nilalang na yon. Magpahinga muna tayo sa parting ito. Sa palagay ko sa kabilang burol na yon, doon naninirahan ang mga ulupong na ating hinahanap. Mas minabuti muna naming magpahinga. Ayon na rin sa pag-uutos ni Lieutenant Baal, naglinis na muna kami ng aming katawan sa kadahilan ng malaki ang sapang yon na may malinis na dumadaloy na tubig. Hipolito, ang dumi-dumi na ng katawan ko. Ang sarap magbabad sa tubig. Tonyo, huwag kang masyadong magpakakampante. Alalahanin mong nasa ibaba tayo ng burol at kung sakaling may mga rebelding nasa itaas, kayang-kaya nila tayong paulanan ng bala rito. Kaya habang naglilinis ka ng iyong katawan, huwag mong kalimutang magpalingalinga sa burol na ito dahil maaaring nandiyan lamang sila na nagmamanman sa ating lahat. Oo naman, Hipolito. Alam kong sinasabi mo. Hayaan mo't hindi ako magpapabaya. Gusto ko pang makauwi sa atin, ano? At makita ang mga kapatid ko, lalo na ang mga magulang ko at si Lolo. Matapos sambitin niyo ni Tonyo, biglang may umaling ngaw-ngaw na putok. At nanggaling nga yon sa itaas ng burol, limang magkakasunod na naging dahilan ng sabay-sabay naming pag-ahon sa sapa. Ang lahat ay nagsipagkubli sa gilid ng burol. Patuloy naming sinisipat kung sino ang nagpaputok sa itaas, subalit wala kaming makita. Alam naming diado kami ng mga oras na yon. Kung sakaling nagpatuloy silang magpaula ng bala, pasalamat na lamang kami dahil uminto ang pamamaril upang lahat kami ay makaahon sa sapa. Ito na nga bang sinasabi ko, Tonyo?
wala tayo sa tamang lugar para maging kampante. Lieutenant Bal, babaybayin ba natin ang burol na yan ng ganitong oras? Tama ka roon, Hipolito. Wala tayong ibang maaaring daanan kung di ang burol na yan. Sa palagay ko, ang mga tagapagmasid ang nagpaputok sa atin kanina. Pero sir, delikado tayo dyan. Maaari tayong maubos kung sakaling ipipilit nating dumaan ngayon dyan. Mas mainam siguro kung magpaabot tayo ng gabi para naman patas ang laban. Marahil may mga sniper ang mga yan at wala tayo sa tamang posisyon para dahan-dahang akyatin ang burol na maaari nating ikapahamak. Ngayon pa nga lang hindi na tayo makaganti sa putok nila. Dahil kung sisilip tayong paitaas sa burol, maaari nila tayong isa-isahing targetin. May punto kayong dalawa, Hipolito at Tonyo. Sige, paunlakan ko ang plano ninyo. Mananatili muna tayo sa posisyong ito at sa pagsapit ng dilim, doon tayo uusad para supilin ng mga rebuilding yan. At sa ilang oras naming pananatili roon, hanggang sa muling sumapit ang dilim, nagsama-samang gutom, pagod at puyat, nanatili kami sa aming posisyon hanggang sa pagpatak ng 7:30 na pag-aralan na ng bawat isa kung saan kami maaaring dumaan hanggang sa sumipol si Lieutenant Bal bilang sinyales na ipagpapatuloy na namin ang aming paglalakbay. At sa hindi namin inaasahan, sa kalahating bahagi ng burol na yon, muli naming naramdaman ni Tonyo ang kusang paggalaw ng lunong medalyon. Mga kasama, mag-iingat ang lahat. Nandito na naman sila ang bumiktima sa ating mga kasamahang sundalo. Hanggang sa magpaputok ang dalawa naming kasamahan sa itaas ng punong target ng pamamaril na may kasama pang pagsigaw dahil sa nararamdamang takot. Ayun sila sa ibabaw ng puno. Sabay-sabay natin paputukan. Anong uri ng mga nilalang yan? Nalilisik ang kanilang mga mata na para bang mababangis na hayop. Subalit ang pagpapaputok ng baril ay wala man lamang nagawa. Lima sa aming kasamahan ang kagad nilang nasalakay gamit lamang ang pambihira nilang lakas. Subalit ang pinagtataka namin ni Tonyo, bakit hindi sila tinatabla ng bala ng baril o maaaring gumagamit sila ng taguliwas kaya patuloy sila sa kanilang pagsalakay. Sambit pang wika ko noon kay Tonyo ang patungkol sa salita ng panudla na ipinagkaloob sa amin ni Lolo. Tonyo, hindi basta-basta ang mga nilalang na yan. Gumamit tayo ng panudla at iihip natin sa dulo ng baril para ang balang gagamitin natin ay hindi umiwas sa kanilang katawan. Sige, Hipolito. Wala na tayong magagawa kung di gamitin ito. Kabilin-bilinan pa naman ni Lolo sa atin na gamitin lang natin ang panudla sa mga taong may anting-anting o may karga sa katawan. Hindi ko akalain na pati sa mga aswang na ito, gagamitin din pala natin. Sabay kaming nag-usal ni Tonyo na pinapatungkulan ng panudla para sa mga halimaw na nilalang. Patuloy namin silang pinagbabaril. Hindi namin napansin na may mga armado na palang nag-aabang na tuloy-tuloy din kaming pinapaputukan. Naku, Hipolito, sumabay pa ang mga ito. Kamusta na kaya si Lieutenant? Pati na rin ang ibang mga kasamahan natin. Hindi ko alam, Tonyo. Pero isa lang napapansin ko. Marami na sa ating mga kasamahan ang nalagas. Sa palagay ko'y sugatan ang iba at ang iba naman ay nagkukubli. Tumakbo kaming paabante ni Tonyo hanggang sa mayapakan namin ang kamay ni Lieutenant na nakailata sa lupa na may tama ng bala. Sambit pang wika nito sa amin habang naghihingalo. Hipolito, Tonyo, tumakas na kayo. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Totoo ang sinasabi ninyo. Hindi sila tao. Mga halimaw sila na nagkukubli sa burol na ito. Lieutenant, kaya mo yan. Tonyo, buhatin natin siya at ikubli natin sa malaking punong yon. Tabunan natin ang mga dahon upang hindi siya makita ng mga rebelde. Matapos naming may kubli si Lieutenant Bal, nagpatuloy kami sa pakikipaglaban ni Tonyo at ang ilan sa mga halimaw na yon ay aming napabagsak. Sa maniwala man kayo sa amin o hindi, doon namin nasubukan ni Tonyo ang kakaibang katangian na mayroon ng lunong medalyon na ipinagkaloob sa amin ni Lolo. Pabulong pang sambit sa akin ni Tonyo nang mapansin niyang hindi kami tinatamaan ng bala. Kahit na pinauulan na kami ng bala ng mga bandido na halos wala ng humpay sa pagpapaputok. Hipolito, kung totoosin, dapat ay kanina pa tayong bumulagta rito. Niwala man lamang tayong tama sa ating katawan. Nakakapagtaka
Magaling ang medalyong luno na ibinigay sa atin ni Lolo. Pati na rin ang panudla na ilan sa mga halimaw na yan ay napabagsak natin. Kanina ko pa rin napapansin yung Tonyo, pero parang hindi sila nauubos. Huwag tayong susuko. Pilitin nating ubusin ang mga yan upang wala nang iba pang mapahamak na kasundaluhan. May mga naririnig pa kaming putok ng baril ng mga oras na yon. Ibig sabihin, may iba pang mga nabubuhay sa aming kasamahan na patuloy pa rin nakikipaglaban. Hanggang sa uminto ang palitan ng putok, bandang alas 4 ng madaling araw. Tonyo, uminto na ang putukan. Ano kayang nangyari? Hindi kaya tumakas na naman sila? Sisilipin ko, Hipolito. Sa pagsilip ni Tonyo sa pinagkukublihan naming puno, nakita niyang may nakatayong isang lalaki at dahil sa may buwan pa ng mga oras na yon, naaninagan niya ito hanggang sa magsalita ito na. Lumabas na kayong dalawa riyan. Kayong dalawa na lamang natitirang buhay. Alam naming may karga kayo sa inyong katawan. Aaminin namin sa inyo, hindi namin kayo kaya. Subalit may pakiusap kami sa inyo, yun ay kung pagbibigyan ninyo kami. Hipolito, ang matandang si Mang Igme, siya ang nagsasalita ngayon. Anong maaari natin gawin? Akong bahala, Tonyo. Kakausapin ko siya. Lumabas ako sa aking pinagkukublihan habang si Tonyo ay nakatutok ang baril na kung sakaling may gawin ng matanda ay maaari niya itong paputukan. Subalit unti-unting dumadami ang nasa likuran ng matanda. Halo-halo ang mga nanduroon. May babae at may mga lalaki. Ano ang pakiusap mo, Tandang Igme? Alam kong dalawa na lamang kami, pero kaya pa rin naming lumaban sa inyo kahit naharap-harapan pa para ipaglaban ang aming sarili at ang aming paniniwala. Alam kong hindi ka basta-bastang maniniwala sa akin. Hindi kami masasama. Napipilitan lamang kaming kumitil ng buhay dahil na rin sa patuloy ninyong pagtugis sa amin na inihaalin tulad ninyo kami sa ibang mga bandido. Naninirahan kami sa bundok na ito, hindi para manggulo, kundi para lumayo sa kabiasnan at tuluyang mamuhay ng tahimik. Ipinapakiusap ko sa inyo na kung maaari lang ay magkaroon tayo ng kasunduan para na rin sa ikatatahimik ninyo at ikatatahimik ng aming paninirahan dito. Ano namang uri ng kasunduan, Mang Igme? Ipalabas ninyo sa inyong mga kasamaan doon na lahat kami rito ay nalipol na upang wala na silang tugisin sa lugar na ito. Ipagpatawad mo ang nangyari sa iyong mga kasamaan. Kailangan din naming depensa ng aming mga sarili. Dahil kung hindi namin gagawin iyon, siguradong mauubos kami. At kung hindi hahantong sa ganitong pagkakataon, sigurado akong hindi ninyo ako paniniwalaan. Nangyari na ang lahat ng nangyari. Marami rin sa aking mga kasamaan ang nalipol. Kaya patas lamang tayo. Anong tugon mo sa aking pakiusap? Sasang-ayon lamang ako sa inyo. Kung ipapangako niyo sa akin na wala na kayong ibang sasaktan na kahit na sino mang maligaw rito, ipangako ninyo yon dahil kung hindi, papipilitan pa rin kaming gambalain kayo at sundin ang iniutos sa amin bilang mga sundalo. Bilang namumuno sa aming samahan, nagsusumama ako sa inyo at ibinababa ang aking tuhod alang-alang sa aming mga pamilya. Ipinapangako ko na hindi na kami manggagambala o mananakit ng sino man na maliligaw sa lugar na ito. Hipolito, naniniwala ka ba sa matandang yan? Baka nililin lang na naman niya tayo tulad ng una niyang ginawa sa atin na pinaslang ang iba nating mga kasamahan. Sa palagay ko sa mga oras na ito, nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang pakiusap. Pagbigyan natin sila, tao rin naman ang mga yan na mayroon nga lang kakaibang itim na kapangyarihan. Sumasang-ayon ako sa pakiusap mo, Mang Igme, pero wag na wag mong babalihin ang kasunduan o kahit ng isa sa mga kasamahan mo. Dahil kapag hindi kayo sumunod sa kasunduan, muli kaming babalik rito upang muling tugisin kayo at lipulin kayong lahat. Matapos ang usapang iyon, muli kaming bumaba ni Tonyo at dinaanan namin kung saan namin kinuble si Lieutenant Baal. Buhay pa rin ito na naghihintay lamang sa aming pagbabalik. Akala ko hindi nyo na ako babalikan. Salamat sa inyong dalawa. Nung una, aminado ko nang sabihin ninyo sa akin ang patungkol sa tanga ninyong medalyon ni kahit nakatiting ay hindi ako naniniwala. Pero dahil sa lahat ng nangyari, nailigtas nyo pa ang buhay ko. Salamat, Hipolito at Tonyo. Kayo ang sundalong may medalyong luno dito sa Mindanao. Okay, mga kaiwaga, napakaganda ng kwento.
Salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Hipolito at Tonyo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ng bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.